Jose at Wally, tinanggihan umano ang offer ng Tape Incorporation na 2 milyon para huwag sumama sa TVJ. Nasabi ni Christopher Min ang nalaman niya umano sa kanyang source tungkol sa inalok na 2 milyon ng tape kina Jose Manalo at Wally Bayola. Naidetalye ni Christopher Min ang tungkol sa ibibigay sana ng tape sa dalawang Itbulaga host kung mananatili umano ito sa programa. May tumawag po kay Jose at Wally na huwag sumama sa Tito Vic at Joey at agaran daw po padadalhan sila ng checking tig 2 milyon pesos. Subalit matatandaang ilang oras matapos na mamaalam ng TVJ sa producer ng Itbulaga ang Tape Incorporation, isinapubliko ng iba pang mga Itbulaga host ang ginawa nilang courtesy letter ng kanila na ring pamamaalam sa tape. Kasama sa mga pumirma, si Jose at Wally na desididong sumama sa TVJ. Tila nang ibabo umano ang pagpapahalaga ng dalawa kina Tito Vic at Joey. Narito ang samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Kikitain din nila yan. 2 million each are too small of an amount to betray your friends or mentor. Tape Incorporation officers are stingy. They should have made an offer that they simply couldn't refuse. Say 10 million each. Yung 2 million kikitain pa nila yan. Pero yung respeto at pagtanaw ng utang na loob kina TVJ ay hindi mababayaran yan. Ganyan ang mga taong may respeto. Yan ang tunay na samahan ng The Barkads. Walang iwanan. I'm so proud of you, Jose and Wally. The best kayo talaga. Respeto lang dahil sa TVJ, mas lalo silang nakilala at sumikat. Higit pa sa salapi, ang napakinabangan. Samantala, kamakailan nga, inihayag ng mga executives ng Television and Production Exponents Incorporation o Tape Incorporation ang pagtrato sa kanila mula sa mga host ng staff ng Itbulaga habang nagtatrabaho sa kanila sa loob ng ilang dekada. Sa isang panayam, sinabi ni Najan at Bullet Halosos na hindi man lang sila itinuring na parang kabilang sila sa pamilya ng Itbulaga sa kabila ng maraming taon na nagtatrabaho sa kanila. We have been part of the show since I was born, since it started. But every time the family would come here, we were never treated like we were even family or we were even passed as producers. Talagang wala. Sinabi ni Bullet na ang chief finance office ng tape. Bagamat nilinaw nila na ayaw silang tratuhin bilang espesyal, nalungkot pa rin sila na hindi sila natrato ng tama. Ayon sa kanila, hindi man lang sila pinayagang bumisita sa dressing room ng dating Itbulaga host nang walang pahintulot. Kahit na ako yung president, kahit na kami yung producer, hindi ako nakakapasok diretso sa loob ng dressing room nila. Inihayag ni Jan na kasalukuyang presidente ng Tape Incorporation.